Dok. Yung cholesterol sa katawan, unang-una, produce yan sa mga pinakain natin na nagkakas na may content na tinatawag natin bad cholesterol. Mm-hmm. Kasi din naman uri ng cholesterol yan. May mga pinakain tayo na mayaman sa good cholesterol, mm-hmm. may mga pinakain din tayo na mayaman sa bad cholesterol. Mm-hmm. So yung good cholesterol, yan yung kailangan ng katawan natin. Mm-hmm. Yan yung pinoproduce ng katawan natin para magkaroon tayo ng enerhiya sa katawan. Mm-hmm. Unlike yun naman sa bad cholesterol, yan yung bumabara sa mga ugat na nagkukos ng plaque o pagbara sa mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Paano nagkakaroon ng bad cholesterol, Doc? Ano yun na sumosobra ba yung ating cholesterol sa katawan at nagiging bad yung iba? Ganun ba yun, Doc? Hindi siya sumosobra. Talagang mm-hmm. kahit kaunti lang ang kainit mo na bad cholesterol, kinoconsider pa rin siya ng katawan natin na bad. Oo. Oo. At kapag kanal sa loob siya ng katawan natin, kaya nga siya tinawag na bad, eh hindi maganda yung gagawin niya sa loob ng katawan natin. Mm-hmm. Kasi mayroon tayong mga cholesterol nga, sabi ko nga sa'yo, na kailangan ng katawan natin ng good cholesterol. Gaya mm-hmm. yan, halimbawa, yung mga galing sa mga tuna, sa mga fish. Mm-hmm. yung mga galing sa prutas, gaya ng avocado, good cholesterol yung mga pinagmumula niyan. Yan yung maganda na tulong sa katawan natin. Dahil unang-una, kailangan nga ng katawan natin ang fats, pagtawagin nila. Mm-hmm. The source na, magiging source ng enerhiya sa katawan natin. Ngayon, yung mga bad cholesterol na yan, kaya sila bad, wala silang ibang gagawin sa katawan. Kundi maging masama, bumara, kahit kaunti lang kainin mo, hindi yan naiipon dyan, kaya sa tinawag na bad. Kahit kaunti lang yan, halimbawa mandika galing sa mga animals, o tinatawag natin mga red meat, nagpo-produce yan sa agad ng mandika. Ang pagkumasok sa katawan natin, kahit kaunti, consider na rin ang bad cholesterol yan, dahil napatuloy pa nila hindi. Oo. So, paano natin siya matatanggal, yung bad cholesterol, Doc? Ayun, basta sa pag-aaral, oo. Wala tayong nagtutulong ng pag-digeta. Oo. Pag-digeta in the sense na hindi ibig sabihin na nag-digeta kaya hindi ka kakain. Oo, oo. Ang ibig sabihin na pag-digeta is yung tamang pagpili ng pagkain. Mm-hmm. Kasi pipili pa ng pagkain na yung alam mo maganda ang resulta sa katawan mo. Mm-hmm. Pakalawa, kung sa tamang pagpili ng pagkain, makakatulong ang pag-ehersisyo. Mm-hmm. Kaya lang nowadays, kasi tinukan sa atin ang kaya pang mag-ehersisyo araw-araw. Eh, iba, kasi ako rin yung sobrang isin ang mga tao kayo, eh, hindi na nga kaya. Mm-hmm. Akala kasi ng iba, bakit naglakad, nagpagod, ehersisyo na. Kung natin ehersisyo, may programa yun. Mm-hmm. Yun ay, pag pumunta ka nga sa mga gym, may program. Kung ikaw dito sa COVID ka, hiningal ka, nilabasan ka ng hanging tawis, eh tama ang ginawa mo. Oo. Hindi gano'n ang kinukonsider. Ang kinukonsider natin exercise, meron yan tamang paraan. Mm-hmm. At meron tamang pinag-uukulan. Halimbawa, kung puso ang exercise mo, itong gagawin mo. Kung mm-hmm. para sa baga, itong gagawin mo. Kaya may mga cardio exercise, may mga respiratory exercise. Which is hindi naman natin routinely na nagkakawa. Mm-hmm. Pero, dahil hindi nga natin nagagawa yan, Doc, meron bang mga pwedeng tumulong sa atin para ma-reduce yung ating bad cholesterol, Doc? Oo. Doc? Oo. Meron, meron tayo ngayon dahil sa buha na rin ang share. Mga lumabas na, unang nagdami lumabas na mga alternatibong paraan para tumagayin ng cholesterol. Kung baga, itong book na proseso para patayin ng cholesterol. Kaya lang, dahil sa ito ay nasagasgat na sa narkado na abuso ng mga tao, nagkaroon ng mga side effects. Nagkaroon ng mga side effects sa katawan natin. Oo, yan yung sinasabi, mga statins? Para magbigay na yung batang sakit. Oo. Okay. Anyway, babalikan natin si Dr.